Ordinasa ito ay pagpanukala ni Mayor Levita. Kaya inaayos lang namin kasi nahihirapan na ang mga taong bayan sa karagdagang pamasahe, sa kawalan ng kita ng mga drivers at mga vendors, at namatay yung mga negosyo. Actually, ang purpose namin magkaroon ng anim na loading and unloading areas, dalawa sa northbound, dalawa sa southbound, sa westbound, sa eastbound. At ang maging main terminal na ay ang SM southbound terminal at ang satellite terminal, at yung dating house ng central terminal is magawang low-cost housing at subdivision project, dahil yun talaga negosyo ng house land. Para mag-progreso hanggang boundary, hanggang tulay, is mabuhay uli ang mga maliliit namin babayan. So, ibig sabihin, sir, pag magiging housing na yung dating house land, so saan po natin ilulukit ngayon yung mga nandun na mga pwesto? Makikiusap po tayo sa SM na ang mga spot dito is kung ano mang ma-displace sa terminal. Maka-accommodate sila dito sa dalawang terminal. At yung mga empleyado na nag-rosaris sa kasalukuyang house ng central terminal, ay sila din ang may MPO dito. Makapabayan natin, ayaw naman natin mawala ng trabaho. Kaya nakikiusap ako sa SM na i-accommodate din sila dito. At yung mga vendors namin ng local native products, mga tubig, mga kayon, ay na makapagbenta sila dito sa terminal at pati dito sa mga loading and unloading areas para mabuhay at magkaroon naman sila ng magandang hapon. Kanina po, nung pumunta po tayo doon sa may house ng terminal, so pumasok tayo sa Sina. Ano po yung naging agreement na napagkaso? Nag-usap kami ni Mr. Abad, ang General Manager. Sabi ko nga, 1 week na meron kaming bargaining or negotiation na gagawin with kinalang Mr. Tan at Attorney Ryan Tan. Nakikiusap ako na dito muna ang temporary terminal habang nakikinegotiate kami for 1 week, kasi ang original niya is bibili namin ng rights ng local government, ng rights ng pag-operate ng terminal para may transfer namin at may bukas na namin ang loading and unloading areas. Para yung ordinansa na nagbabawal sa loading and unloading areas ay mawala na, at yung kontrata ng house land sa local government unit is matanggal na. Actually, lahat makikinabag dahil gagawin ng mga low-cost housing. So, yun ang pinapakikusap ko sa house land para sa ikamabuti ng maliliit na mamamayan at sa ikapagpupreso ng Rosales ay bili na ng rights. Ang plano namin mag-operate ng terminal dito sa southbound satellite, isang mismong local government unit ng Rosales para kumita naman ng munisipyo, kasi 18,000 lang naman a month ang nilalamit ng house land. Kung dito, kita nyo is nandito na dito sa SM na concentrate ng mga commuters para hindi na rin sila mahirapan. Yan ang pinapakirusap dito sa house land. Para sa ikabubuti po ng aming mamamayan, ibenta na sa amin sa halaga na kaya naman ng local government unit yung rights na mag-operate ng terminal para mabuksan na namin yung pinaplanong additional loading and unloading areas para sa aming mamamayan. Sumagkano po yung certain amount? Actually, nagsabi sila ng 75 million, pero sabi namin hindi kaya ng local government unit, kaya nakikibargain ako na babaan kasi hindi naman po kaya ng LGU ang rights. Hindi naman po yung property or yung terminal ang bibili, kundi yung rights or yung franchise lang na ma-operate ng LGU yung terminal. At para may lagay namin sa mas convenienteng lugar na hindi mahihirapan ng mga commuters. At may i-open na namin yung loading and unloading areas. Kasi habang may kontrata ang house land sa LGU, mariristrict pa rin ang loading at unloading areas. Dahil nandun sa kontrata yun na doon lang ang pwedeng mag-load.
Okay, nandito na po itong na-umpisa na po natin unang hakbang. So, ano po yung mga ine-expect na po sa Lugar? Yun po, una nga sabi ko, magiging temporary terminal muna itong nasa SM. At pag pumayag ang house plan, i-open na po namin ang loading and unloading areas hanggang tulay, hanggang palengke, at hanggang papuntang bayan. Para maging komportable po lahat ng commuters, mabuhay na yung drivers at vendors po namin sa bayan. Yan pong susunod na hakbang na gagawin namin. Temporary, initial lang po itong paglipat dito to follow yung mga loading and unloading areas na gusto namin mangyari. Last question, ano yung pila po natin sa ating mga kapayan? Yun nga po, konting tiyaga lang po, pinatutunan namin ng pasin yung matagal yun ang problema dito sa transport sector. Yun po sana, magtulungan tayo na marinig yung mga hinain nyo. Kami naman sa Sangguniang Bayan, handang tugunan yung mga... At nakikiusap din ako sa pamunuan ni Mayor Ibita na tingin na ang matagal ng hinaig ng taong bayan ng Busan tungkol dito sa kahigpitan sa pamamalakad nito.